Kumusta po kayo? Ako po si Jeff Bahamundi ng Verity Baptist Church dito po sa Sacramento, California. May gusto po akong ibahagi sa inyo para po malaman natin na sa langit po tayo mapupunta. Pero may mga bagay po tayong kailangan maintindihan at matandaan. Ang una pong bagay, lahat tayo ay nagkasala. Ayon po sa Romans 3:10, gaya ng nasusulat, walang sinumang matuwid, wala ni isa. Sabi po ng Biblia, wala pong taong gumagawa ng laging tama. O kung sabihin natin ay perpekto. Ayon po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan po ay ang paglabag ng batas ng Diyos at lahat po tayo ay nagkasala. At dahil dito, hindi po tayo nakaaabot sa kaluwalhatian o sa langit. Ang pang-ikalawang bagay po, ang kasalanan ay may kabayaran. Ayon po sa Roma o Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayon po sa pahayag o Revelation 20:14, at ang kamatayan at impyerno ay inihagis sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Mamamatay po ang physical nating katawan, pero ang ikalawang kamatayan po ay ang espiritual na kamatayan bilang inihagi sa lawa ng apoy o impyerno. At ayon po sa pahayag o Revelation 21:8, datapwat ang mga matatakutin at ang mga di nananampalataya at ang mga kasuklam-suklam at mga mamamatay tao at mga mapakiapid at mga mangkukulam at mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Maaring sabihin natin na itong mga ito ay nararapat na mapunta sa impyerno. Pero kailangan po nating malaman ito. At lahat ng mga sinungaling ay matatamo ang kanilang bahagi sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Hindi po natin kailangan pumatay para lang po tayo mapunta sa impyerno, kundi ang pagsisinungaling po ay isang daan para tayo ay mapunta sa impyerno. Lahat po tayo ay nakapagsinungaling na. At ayon po dito sa pahayag o Revelation 20:10, ang kaparusahan sa impyerno ay araw at gabi, magpakailanman at kailanman. Ayoko pong mapunta sa impyerno at sigurado po ako ayaw niyong mapunta sa impyerno. At ang Diyos po, ayaw po tayong mapunta sa impyerno. Kaya po, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kayo po ba naniniwala na mahal kayo ng Diyos? Oho, mahal po tayo ng Diyos. Ayon po sa Roma o Romans 5:8, datapwat ipinakikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin. Sa gayon samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang ikatlong bagay po na kailangan nating malaman ay kailangan maniwala na si Kristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Si Kristo po ay Diyos, dumating po dito sa lupa. Siya po ay ipinanganak ni Birheng Maria at namuhay po siya dito nang walang kasalanan. Gumawa po siya ng mga mirakulo, binuhay niyang patay, pinagaling niya po ang may mga sakit. Subalit, siya po ay pinarusahan ng mga tao. Siya po ay pinahirapan, ipinako siya sa krus. Habang nasa krus po siya, ang ating mga kasalanan at kasalanan ng sanlibutan ay napunta sa kanya. Siya po ang umako ng lahat ng kasalanan. Siya po ay namatay sa krus, ang katawan niya po ay inilibing sa lupa. Pero po, ang kanyang kaluluwa ay napunta sa impyerno. Ayon po sa ang mga gawa o Acts 2:31, siya na nakakakita nito ng una ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na muli ni Kristo, na ang kanyang kaluluwa ay hindi iniwan sa impyerno, ni ang kanyang laman ay hindi nakakita ng kabulukan. Si Kristo po ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa impyerno. Pero pagkalipas po ng 3 araw at 3 gabi, siya po ay nabuhay muli. Kaya po meron tayong pagkabuhay at kung tawagin ay sa Ingles, Easter.
may tanong po ako sa inyo. Kung si Kristo po ay namatay para sa ating lahat, sa tingin niyo po ba lahat ng tao ay mapupunta sa langit? Ayon po sa Biblia, hindi po lahat ng tao ay mapupunta sa langit. Ano ngayon ang katiyakan para sa isang tao na mapunta sa langit? Ayon po sa ang mga gawa o Acts 16:30, may isa pong gwardiya ang nagtanong kay Pablo. At inilabas sila at sinabing, "Mga Ginoo, ano ba ang dapat kong gawin upang maligtas?" Hindi ba maganda ang katanungan ito? At sinabi nila, "Sumampalataya sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan." Malinaw po na sinabi ni Pablo at malinaw po sa Biblia na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi po sinabi ni Pablo na magsimba kayo linggo-linggo at kayo'y maliligtas. Hindi po sinabi na magpabautismo kayo at kayo ay maliligtas. Hindi niya rin po sinabi na magrepent kayo ng mga kasalanan niyo at kayo ay maliligtas. Malinaw po sa Biblia na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas. Ayon po sa Juan o John 3:16, "Sapagkat gayon inibig ng Diyos ang sanlibutan na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay." Ang pagpunta po sa langit ay sumampalataya lamang kay Hesukristo. Ayon po ka sa Juan o John 3:18, "Siya na sumasampalataya sa kanya ay hindi hinatulan. Datapwat siya na hindi sumasampalataya ay hinatulan na, dahil hindi siya nanampalataya sa pangalan ng bugtong na isinilang na anak ng Diyos." Si Kristo po ang daan patungo sa langit. Ang pananampalataya po kay Kristo lamang. Ang ikaapat po na bagay na kailangan nating matandaan, ang walang hanggang buhay ay regalo po. Ayon po sa Roma o Romans 6:23, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan," so alam na po natin ito, ano? Ang ikalawang bahagi po, "Datapwat ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon." Ang kaloob po ng Diyos o ang regalo ng Diyos ay walang hanggang buhay. At ang sabi pa dito na sa pamamagitan ni Hesukristo lamang natin makakamtan ang walang hanggang buhay. Halimbawa po, itong Biblia ay ibibigay ko sa inyo bilang regalo, pero hihingan ko po kayo ng 5 piso, yan po ba ay regalo pa? Hindi na. O kaya, ibibigay ko po itong Biblia bilang regalo, pero lilinisin niyo po yung bahay namin, yan po ba ay regalo? Hindi na, dahil pinagtatrabahoan nyo. Ang regalo po ay tinatanggap ng walang kabayaran. Ayon po sa mga taga-Efeso o Ephesians 2:8 and 9, "Sapagkat sa biyaya ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at iyon ay hindi sa inyong mga sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa mga gawa na baka ang sinuman ay magmayabang." Malinaw po na hindi po sa mga gawa. Ito po ay biyaya. Ang kaligtasan po ay biyaya. Halimbawa po, kung sasabihin ko po, ako ay pupunta sa langit dahil nagsisimba ako linggo-linggo, yan po ay pagyayabang. O kaya sasabihin ko, pupunta ako sa langit dahil miyembro ako ng iglesia, yan po ay pagmamayabang. So malinaw po na ang kaligtasan ay regalo. Hindi po sa mga gawa natin. At ayon pa po sa Roma o Romans 4:14, "Sapagkat kung sila na mula sa batas ay maging mga tagapagmana, ang pananampalataya ay naging walang kabuluhan at ang pangako ay naging walang bisa." Kailangan po na hindi po natin dinadagdagan ang pananampalataya.
hindi po natin sinasamahan ng kung anumang mga bagay o gawain. Ang pananampalataya lang po ay dapat kay Hesukristo. Ang panglima po na kailangan nating maintindihan, ang kaligtasan ay walang hanggang buhay. Hindi po ito mapuputol. Ang ibig sabihin po nito, kung sa Ingles, eternal o everlasting. Hindi po napuputol ang everlasting. Ito po ay tuloy-tuloy. May halimbawa po ako sa inyo. Sabi po sa Biblia, manampalataya po lamang kay Hesukristo. So kunyari po ngayon ay nanampalataya ako kay Hesukristo at dahil dito bibigyan niya ako ng walang hanggang buhay. Everlasting life. Subalit, makalipas ng isang taon, ako ay pumatay ng tao. Sa tingin niyo po ba, pupunta pa rin po ako sa langit? Opo, kasi po ang regalo ng Diyos ay everlasting life o walang hanggang buhay. Hindi po ito napuputol. Pero hindi po tayo binibigyan ng karapatan na gawin na lamang kung ano ang gusto natin. Dahil parurusahan po tayo ng Diyos dito sa lupa kung gagawa tayo ng mga kasalanan. Kung ako ay nakapatay, sisiguraduhin po ng Diyos na ako ay makukulong. Pero ang regalo niya po na walang hanggang buhay ay tuloy-tuloy po. Pag namatay po ako, sa langit pa rin po ako mapupunta. Ayon po sa Tito o Titus 1:2, sa pag-asa ng buhay na walang hanggang, na ang Diyos na hindi maaaring magsinungaling, ang nangako bago pa ang daigdig ay nagsimula. So, sabi po dito, ang pangako niya ay buhay na walang hanggan, hindi po ito mapuputol. Tuloy-tuloy po ito. Dahil ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. At ayon po sa Juan o John 1:12, datapwat gaya ng marami na tumanggap sa Kanya ay ibinigay niya sa kanila ang kapangyarihan upang maging mga lalaking anak ng Diyos sa makatawid sa kanila na nananampalataya sa Kanyang pangalan. Ang tao pong nanampalataya kay Hesukristo ay nagiging miyembro ng pamilya ng Diyos. At bilang pamilya o anak ng Diyos, hindi niya po na tayo itatakwil, pero parurusahan po niya tayo kapag tayo ay nagkasala dito sa lupa. Pero pag miyembro na po tayo ng pamilya niya, hindi niya na po tayo itatakwil. Ganyan po ang pamilya ng Diyos. Ganyan po ang regalo na buhay na walang hanggan. Ang panghuli po na ibabahagi ko sa inyo ay ang Roma o Romans 10:13. Sapagkat ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ayon po sa Roma o Romans 10:9, na kung ipahahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesus at mananampalataya sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. So sabi po dito na kailangan po nating tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ano po ba ang pangalan ng Panginoon? Hesukristo. At kailangan nating ipahayag ang ating pananampalataya sa Kanya. At magagawa po natin ang pagtawag sa Kanya sa pamamagitan ng pagdarasal. So, papaalala ko lang po na lahat po tayo ay nagkasala. Pangalawa po na ang kasalanan ay may kabayaran. At ang pangatlo po, ang walang hanggang buhay ay regalo. At ang panglima, ang kaligtasan ay walang hanggan o eternal. Hindi po ito mapuputol o hindi matitigil. So kung lahat po ito ay malinaw sa inyo at naiintindihan nyo, tutulungan ko po kayong tumawag sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagdarasal. Sabayan nyo lang po ako. Panginoong Hesus, ako po ay nagkasala sa inyo. At naniniwala po ako na nararapat po akong mapunta sa impyerno. Naniniwala po ako na kayo po ay namatay, inilibing at nabuhay muli. At naniniwala po ako na kayo lang ang magdadala sa akin sa langit. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan
ibigay mo po sa akin ang regalo na buhay na walang hanggan. Amen. Kung seryoso po yung pagdarasal nyo, at sa puso po yung pagdarasal nyo, ibig sabihin po na nanampalataya kayo kay Hesukristo. At ibig sabihin po, ayon po sa Biblia, naligtas na kayo. Maraming salamat po sa pakikinig sa akin. Congratulations po.